Hindi po ako pasasawang pasalamatan yung mga tao ng tunay na nagtatrabaho para maging posible ang ating cash subsidy o allowance para sa mga solo parents. Sa ating CS Pagulidin, maraming salamat sa mga staff po natin, pati sa mga pagkagulo natin. Palapakan naman po natin sa inyo, pagkakapanood po sila, pero di minsan wala akong narinig na alakan mula sa nagbabalidate, mula sa mga coordinators po natin, hanggang sa heavy po natin, at sa lahat po, hindi na isa-isahin, ano? Pero talagang sila naman po yung nagpapagod, nagtatrabaho para po rito. Kaya proud na proud po tayo bilang mga Pasigueño na hindi tayo nagpahuli. Pagkos tayo pa nga po ay isa sa mga nauna pagdating sa implementasyon ng nasyonal na batas na ito. Dahil alam niyo naman po, di ba, may national law, may Solo Parents Act o expanded the Solo Parents Act. Pero yung pondo po para sa cash subsidy, pati yung operations, yung paano siya gagawin, ay sa atin po, sa lokal, sa city, social welfare office po natin yun. Kaya alagang proud na proud po tayo na isa po tayo sa mga nauna sa buong Pilipinas sa pag-implement ng subsidy or allowance po ito. At natutuwa rin po ako dahil una po nung una tayong nakita, di ba, ang sinabi ko po sa inyo noon ay susubukan natin gawin ang lahat para tingnan. Muna tingnan kung ano yung mga dapat pang i-improve sa proseso, paano pa mapabilis ang sistema natin, paano pa yung mga obserbasyon po kayo na nakarating po sa akin. May mga talagang nag-effort din po ako para kausapin. Hindi ko naman kayo makakausap ng isa-isa. Sobrang dami po natin, ano? Pero pinilit ko po ng magtanong sa ibang mga solo parents po natin, ano ba yung mga hinahingi nyo? Ano ba yung mga suggestion? At ano rin yung magaganda para maipagpatuloy yung mga magandang nagagawa, ano? Paano yung validation natin? Paano yung screening natin? Solo parent? Ang purpose lang naman po natin, ang layunin po natin, at siguro kaya rin naman medyo sabihin natin, may konting proseso o may konting higpit dahil gusto natin makasiguro na yung pondo natin na nakalaan para sa solo parent ay mapunta dun sa mga tunay na nangangailangan. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa inyong pasensya, sa inyong papasalamat po ako sa pagsunod ninyo sa mga requirements natin. Dahil sa dulo, hindi naman yun para sa akin, kundi para sa inyo rin po. So, salamat po. Pupuntay po. Pero asahan din ninyo, gaya na sinabi ko, nungunan po akong muna tayong nagkita, kahit magawin natin ng lahat para pakinggan yung feedback at ka-actionan, baka mag-adjust po tayo, ano ba yung mga kailangan natin. Ganun naman po sa kahit anong programa natin, kahit lalo na pagbago yung programa, talagang lagi nating pinagsisikapan, pinaghihirapan na hindi lang basta maibaba yung programa, kundi lagi po natin iniisip din paano ka i-improve yung mga programa natin. Kahit yung magaganda ng programa, talagang pilit pa rin natin pinagaganda. Yung mga programa na okay naman, pilit pa rin natin ini-improve. Yan naman po ang mission natin, pagandahin at pagandahin pa ang mga servisyo ng inyong lokal na pamahalaan. Mabuhay po ang solo parents natin sa Lungsod ng Pasig. May isa na lang po akong tanong. Kasi alam ko po, di ba, yung mga iba sa atin dito, baka yung magulang mismo, iba, mga lolo, lola na po natin. Sino po dito, mga lola, lolo po, noong mga inaalagaan po nito, may ilan po, ano? Nasaan po yung nakausap ko? Noong, kalimutan ko yung pangalan ni Lola, yung nakaupo dito sa harapan nung last time. Alala niyo po siya? No, yung nag-a-apply na maging girlfriend ni Conchie Simon. Alala niyo po yun? Tagamanggaan po yun, Mayor. Nanay baby po. Niya. Bukas pa. Yes po. Conchie Simon, babalik tayo bukas ha. Kasi binibigay niya kay Conchie Simon. Alala niyo po siya, di ba? Yes po. Nanay Baby Santos. Nanay Baby ng Barangay Manggarangan. Yes po. Nanay Baby, kung nanonood ka po, inaantay ka lang ni Councilor Simon. Magpakita ka na. Bukas, balikan natin, Conchie Simon. Nandito na rin po ang ating Vice Mayor Dodo Jaworski. Yung mga ginagawa ko po bilang mayor, sa totoo lang, ay
ngayon ano, mas madali ang trabaho ko dahil may katuwan po ako katulad ni Vice Mayor Dodot at buong-buo rin naman po ang suporta niya sa mga solo parents natin. Nakakatuwa po ngayon ano, ating mga napamahalan. Nakakatuwa maging Pasigueño dahil nakikita natin heart project man o soft project, tulong din siya na o iba pang proyekto, talagang maganda ng maganda. Yung sa, ulitin ko po, may senior citizen po ba dito? Meron po ba dito, binipisyaryo din po na maikalang ako ng konti ah. Meron din po ba dito naging binipisyaryo na rin ng local senior pension po natin? Meron din po ba? May ilan po. Para rin po sa kaalaman ng lahat, isa po ito sa tinututukan natin ngayon na ang balak po natin. Kasi sinimulan natin dun sa mga walang-wala po talaga. Alam niyo naman po yung local senior pension natin, di ba? BTS na ba yung pension? Nakita natin na marami pang dapat tulungan pa. Kaya nagbuo tayo ng sarili natin programa local senior pension. Sinimulan natin dun sa mga walang-wala po talaga. Siyempre, kung bagong programa, unahin natin yung mga zero talaga. Yung walang GSIS, walang SSS. Pero sa ngayon po, ang pinag-aaralan na natin ay kung paano i-expand yung local senior pension natin. So, ibig sabihin, sigurado naman kahit yung mga hindi pa senior, may kamag-anak tayo, may kapit tayo na senior, di po ba? Pakiabot na lang po sa kanila. Hindi pa ngayon, pero pinag-aaralan, pinag-ahandaan na natin, binabudget na natin para sa susunod na taon, masisimulan po natin na kahit ni yung mga sobrang laking pension, kunwari GSIS, may 20 mil na siya. Huwag na natin isang mil, di ba? Pero yung mga may SSS, pero napakaliit lang naman ang SSS. By next year, isasama lang po natin. Salamat po ninyo. Ayan po. Maraming salamat po rin sa inyo lahat. God bless sa mga solo parent ng lungsod ng Pasig. Maraming salamat po. Dito sa Barangay San Miguel. Alam ko nung wala kayo sa mga ibang barangay, no? Sa ating mga solo parents. Kaya may isang magandang blessing ng araw ngayon dahil mayroon tayong matatanggap mula sa ating lokal na pamalang. Nagkagawin ko ako ni Martes kanina, ano, napakaswerte po ng Tagapasi. Sabi sa akin, sa buong Pilipinas, limang lungsod pa lang ang nag-i-implement ng support sa solo parents at isa ang Pasig doon sa lima. Kaya talagang ano, napakaswerte po natin. No? Yan po ang bunga ng isang maayos na pamamahala sa pamumuna po ng ating Mano Leon Dito Soto. Para pa natin si Mano Dito. At alam nyo, ako'y magulang din, no? Magulang din po ako. Alam kong mahirap po ang kalagayan ng mga solo parents sa katulad ninyo. Ilang ano ba yung asawa ko? Asawa ko si Mikey. Mikey po ako Jaworski, di ba? Okay, si Mikey po ay nag-member siya ngayon ng International Olympic Committee. Ano yun? Nasa IOC. Ang base po nito nasa Switzerland. Kaya madalas po ang asawa ko ay nasa ibang bansa din. Kaya pag wala yung asawa ko nito, ramdam ko yung nararamdaman nyo. Kasi patuloy ko lang kayong nalaka. So kaya itong konting tulong ko na ito, ay alam namin hindi ko malaki ang pera. Pero kahit pa paano, may konting laglag, diba? Mabawas yung konting pasanin ninyo. So sana makatulong nga po ito. At sabi nga ni Mayor Rico, may mga programa tayong dagdag, lalo na sa mga senior citizen natin. So, may expanded na tayo na senior pension. Pero meron din po akong dagdag na balita sa ating mga senior. Mga senior, nandito kayo, may mga senior, di ba? Sa mga senior po natin, itong susunod na taon sa 2025, meron pong karagdagan, kasi sa national po, meron pong 100,000 pag naging 100 years old. Di ba? Ngayon sabi ng iba mga senior natin, paano gagawin namin? Yung pag 100, di na namin mapakinabanan yung 100,000 mula po sa national government yun. Pero ang ginawa po natin dito sa lungsod ng Pasig, pagdating nyo pa lang ng 80 years old, 80, eh meron na kayo matatanggap na 10,000. Pagdating nyo ng 85, 15,000. Pagdating nyo ng 90, 95 at 100, at 25,000 pa.
So mas maagal yung mapapakinabangan yung pera mula po sa lokal na pangalan po. Iba pa po yung sa national, no? So, hindi ko rin paamahan po ang aking kwento. Ito na po yung iiwan ko sa inyo. Bilang solo parent, ang pangarap natin sa mga anak natin, pare-parehas po. Ang gusto natin yung anak natin, gumandang buhay o masenso. Tama ko ba? Paano ang asenso ang anak natin? Isa lang po, walang sikreto. Kailangan po nila mag-aral. Kailangan natin sila paaralin. Dito po naman papasok ang isang programa ng administrasyon ni Mayor Bico kung saan po nabibigay prioridad ang private education, college education ng inyong anak. Ito po yung pag-asa, Pasig City Pag-asa Scholarship Program. Kung saan po, magtapos lang inyong mga anak ninyo ng high school. Magtapos sila ng high school dito sa ating lungsod ng Pasig at kailangan residente sila ng Pasig. At ang income nyo 30,000 and below. If qualified po sila, mag-apply para sa Pag-asa Scholarship Program. Papaaralin ng ating lungsod ang inyong mga anak sa Pasig Catholic College at sa Mariana University sa Barangay Nagoya. Meron po ang ibang nag-a-apply. Ngayon po, ang National University nagbukas na po dito sa East Ortigas. No? So yung mga kaibigan at sa kabilang distrito, eh pwede na rin mag-apply doon siguro, no? Pagka once accredited po itong National University. So, ito po yung pangarap natin sa ating mga anak, no? Maniwala na po kayo sa akin, wala pong ibang paraan na gumanda o mga tabuhay kundi mabigyan muna natin yung ating mga anak na maayos na edukasyon. At mula dyan, maabot natin mga pangarap natin para sa kanila. Muli po, isang muli na umaga, God bless us all. Kataon, ang trabaho namin sa council is to ensure that we support any resolution or ordinance para ma-implement yung mga ganitong bagay. So, yun, bukas, meron ulit pangalawang batch. So, sana magkita kita ulit tayo. Kasi may idea po ba kayo kung ilan na solo parents itong makakatanggap ng financial subsidy? Ngayon, nasa 1,000 plus. So, 1,000 plus. And then, bukas, parang ganun din natin. Magkano po nila natatanggap ng bawat bata? Nabanggit sa akin kanina, more or less maximum sa ako. So, baka may mensahe ka sa mga solo parents natin. Ayun, so tayo naman, basta kung mayroon tayong pwede gawin na pagpana para masupport. Possible naman, makakaasa naman tayo support. Bukas, andito yung mga iba natin kaibigan na nakasama. So, nabanggit ka nyo. Abangan natin, tumagtak mo. Hello, ito. Kasi saan ko yung patutong dito ay si Consimaro. Ito na yung iniipay talaga ng bawat solo parent. Dito rin daw. Dito rin. Thank you po, Consimaro. Sa'yo ko ay ang pagpapatuloy ng pagbibigay ng cash subsidy sa ating mga ka-solo parents na alam naman ho natin dito sa Pasig City ay nagawa na natin ang ordinansa katulong syempre ang ating also principal author na si Consimaro Martinez at buong sanggunian naman ay talagang tumulong. So syempre, ito ay naging sa katuparan sa pamumuno ni Mayor Bico, ni Congressman Roman Romulo at ni Vice Mayor Dodo. Ma'am, ilan po yung beneficiaries natin for this distribution po natin? So for today, ang total natin ay 1,222.95 doon ay District 2 kasi bukas o meron pa ulit na yung second batch ay mostly District 2 na. Ma'am, pero meron pa po tayong kasunod na cash subsidy? Yes, ano na to, tuloy-tuloy na to. Minsan ang ginagawa nila, I'm not sure if quarterly na siya binibigay sa mga kasolo natin or semi-annual. Ayan. Pero ngayon, ini-inodo talaga natin kasi mahirap naman kung monthly talaga nila. Pero, pinag-aaralan pa rin namin kung paano siya mangyayari na katulad sa senior citizen ay may cash card. Yun lang ang mahirap pagdating kasi sa solo period, hindi sila parang senior citizen or PWD na syempre lifelong na, di ba, yung kanilang sektor. Eh, ang solo parent yun nga, minsan nagkakaiba-iba. So, ang hirap naman, bigyan mo sila ng card, tapos pabawiin mo kasi hindi na sila solo parent. So, etong ganitong paraan, talagang nasasala namin, and talagang nagkakaroon ng proseso. And na-assurance naman po na yung mga
nandito po talaga is mga solo parent po talaga. Yes, kasi talaga naman yun ang pinagtatrabahuhan ng aming mga solo parent coordinator. Kaya sabi ko nga, ipagdasal din nila yon kasi hindi madali ang trabaho ng solo parent coordinator. More than sa amin, mas sila yung binobombard ng questions, ng galit, inis, bakit, mga gano'n. Kaya mas kailangan talaga nila ng suporta. Ma'am, and kayo po yung committee po ng solo parent. Ano pa po yung mga programs po natin na nakakantabi pa po para po sa mga pasigyan? Marami yung pagdating sa, actually sa lahat naman ng committees, hindi lang po sa committee ko, but mostly all the committees talaga, pag nakita nyo naman, clearly we told yung nangyari sa SOCA natin na halos lahat po talaga ng committees na pinag hinihet ng aming, not naming mga 11 council ay talagang inaayos lahat ang mga top priorities. Yun nga lang, syempre, dahil may mga proseso, hindi naman kagad mabilisan ang mga bagay. Tulad ng sabi rin ni Mayor Vico, hindi lahat kaagad makikita. Pero lahat yan ay, ang isa lang mapapangako ko sa lahat, ang 11 council ay nagtatrabaho. Oh, bilang panghuli konsi, mensahe naman po natin sa mga kasolo. Yes, sa mga kasolo, kasolo parents, maraming salamat sa kooperasyon ninyo sa local government of Pasig. Pero again, sasabihin ko talaga, mahal ko kayo, kaso lang sana makahanap pa rin kayo ng the one ninyo. Alright.